dalawang katawan, i-wave ang hindyan, itaas ang iyong kamay at ikaw ay kaway. Ikembot na ang bewang sa kaliwa at sa kanan, igiling ang katawan. Linis dyan, sexy dyan, Nutriclean. Linis dyan, sexy dyan, Nutriclean. Linis dyan, sexy dyan, Nutriclean. Linis dyan, sexy dyan. Aron Lugwayan ang serbisyo publiko sa Brigada. Pinaagi sa paghatag og giya sa maayong panglawas. Ania ang Brigada Healthline. Brigada Healthline. Nga magahatag og impormasyon, ingon man mutubag sa inyong mga pangutana. Kabahin sa maayong panglawas. Kini ang Brigada Healthline. Brigada Healthline. Sa adlaw Sabado, dinhi sa Brigada News TV. Ayon sa World Health Organization, 244 na mga Pilipino ang namamatay araw-araw dulot ng paninigarilyo, o 10 tao bawat oras ang namamatay sa cancer sa lalamunan, o laryngeal cancer at lung cancer. Nasa iyong mga kamay kung gusto mong mapasama sa bilang na ito. Itong mahalagang paalaala ay hatid sa atin na Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit. Mabibili nationwide. A Brigada product. Sa dugeng panahon, nga kita gilinla sa mga haplas gaway klarong epekto. Biyay na ang landan! Kay ania na ang haplas nga natural o garantisadong epektibo. Power Cells Liniment. Power Cells Liniment. Ang haplas nga mo impas sa panaul, paghubad sa joints o arthritis, allergy o katul sa panika, buhi o panuhot, ug daghan pa. Power Cells Liniment. Power Cells Liniment. Mapalit sa butika, duol sa inyong lugar. Power Cells Liniment. Sakit sa lawas, impas. Hindi naiiwasan ang ilang pananakit na dahilan ng pag-absent. Sakit ng ulo, sakit ng ngipin, dysmenorrhea, arthritis, at rheuma. Hindi na ngayon dahil ang Fast Relax ay mabilis na gamot para sa sakit ng ulo, dala ng migraine, sakit ng ngipin, dysmenorrhea, arthritis at rheuma. Sakit mula ulo hanggang paa, kayang tapatan ng isang kapsula. Fast Relax. Kombinasyon ng paracetamol at ibuprofen. Fast Relax. Tanggal agad ang sakit, ora mismo. Paracetamol plus ibuprofen is the generic name of Fast Relax. If symptoms persist, consult your doctor. Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Di pwede yan! Magandang umaga, Sock Sergeant! Magsasama-sama na naman po tayo para sa isa naman pong programang Chuck nagigising sa inyo mga umaga. Ito ang programang maagang mangangalampag sa inyo at sa ahensya ng gobyerno kahit pa sa mga pribadong individual na di inaaksyonan ang mga problemang nakakaapekto sa pangkalahatang aspeto ng komunidad. Kaya doon po sa mga reklamong kinalawang na sa tagal ng panahon di inaaksyonan, abay! Di pwede yan! Ayan. Good morning. Good morning. Kabligadang Jen. Balang din tayo ha. Oo nga. Oo. Na-miss mo ako. Oo, iba-iba mga partners ko dito. Oo. Iba-iba tayo oo, eh. Gwapo-gwapo ko. Okay. Anyway, anong issue natin ngayong umaga? Kabrigadang Jen, matatandaan na kahapon lamang kinaber natin itong dumulog sa atin dito sa istasyon para ipabot yung kanyang hinaing. Dahil doon po sa kanyang biniling item sa isang malaking mall dito sa Jensan. At kahapon nga, naidulog na sa DTI ang issue sa warranty at pagkawala ng item. At ito na nga, no? Titingnan natin ngayon kung ano na nga ba ang napagkasunduan ng dalawang panig. Ngayon, live na live po dito sa studio natin, yung reklamante at tatago na natin sa pangalan, Paul. Ayun, eh, ano? At mukha yatang may... Eh, hindi ko alam kung ano bang klaseng balita ito, kabrigadang dyan. Kabrigadang kaling serye to ha. Sinundan talaga natin tong case ni Paul. Kasi talagang parang nakakainis bang masasabi? Na kumbaga ang liit lang sana ng halaga ng item at saka napakahalaga ng item para sa kanya at sa kanyang anak. Pero yung hassle ba?
Ayun. No? O sige, alamin natin, nasa linya ngayon, nasa si Paul, kausapin natin kung ano ba ang nangyaring, nagkaroon ng mediation kasi between sa mall at saka kay Paul dun sa DTI. Mm. So alamin natin kung ano ang naging resulta nun. Paul, good morning. Good morning, ma'am. Mm-hmm. No, Paul, pakikuan lang, Paul, no, para madunggan ka sa TV, no? Pakikusog so, lang. So, gahapon, unsa may nahitabo ninyo katong pagkita ninyo sa DTI, no? Kinsa may niabot dito? Unsa man, pakikuan lang, no? Para mabalaan po sa atong mga kakuan karon, kapaminaw o gatanaw sa atong programa. Ang nag-ato dito sa DTI, gipadala raman daw to sa Quezano, sir. Representative. Gingan lang siya o aton mo ang pangalan nato. Ya tapos pag na naman to akong nakasulat naman to akong problema dito sa akoan sa atong gipilapan ako sa DTI. Nagsulti na lang po siya kung naabagyud ko atong resibo or itong pagbalik na ko sa unit ba. Okay, gitanaw niya resibo. Atong ilang gusto nga pangitaon nga usay tawagan na yung claim stab ba tawagan na. Maskin sa resibo na lang ta to gikuan pero wala man jud ko ana. Ya, nag-ingon mangod pud ang DTI nga dili mangod tanan nga customer na kaibaw sa proseso bahin ana. So ningon na lang tong gipadala sa Quezano nga kung mahimo mauban na lang ko siya sa Quezano kay ang manager sa Quezano makigsulti sa kuha personal. Uh-huh. Unya, so niadto mo sa Quezano? Oo, nagadto mi dito. So unsa ingon dito sa tao dito nga giadtoan nimo sa Quezano? Gisulti na pud niya ang ilang mga proseso bayan lagi ana lagi. Oo niya. Wala mong gig ko. So ilang paningkamutan daw nga matris nila tong tao nga mao'y nag-receive atong unit kay wala namang gusto diha karon dili man gusto regular sir. So in short Paul, so, wala nang hitabo. Kan. So wala ni palit kag 1,000 sa Quezano nga guba nya gibalik nimo. So karon bisag ang guba nga item wala sa imuha. Wala gyud. So naghatag kag 1,000 kapin sa Quezano. Murag muna ana. Murag ingon ang nahitabo no. So unsa ba ingon po dito sa DTI? Mediation, abi nako makatabang na sila diha. Nganong okay. wala pa gipaadto sa kumpanya para ma-settle pero ang instruction sa gipaadto sa kumpanya muadto ta dito sa Quezano. Pag-abot dito sa Quezano, gisukit-sukit lang siya. Itong mga tao din dito sa sa Quezano, eh, no? Pumunta doon para ma-resolve. Pagkatapos ang ipinadala ng tao doon para sabihin na pumunta tayo sa Quezano para maliwanagan ka. Anong ginagawa ng DTI dito para proteksyonan itong At ano ang silbi ng mediation? Ayaw niyo pang ipakaber. Mga ISOs, Ginoo ko, DTI, yung proseso nyo rin dyan. Mediation, sa dole, pagkakalam ko, pag mediation sa dole, may nangyayari sa dole. Resolution. Ayan, sir, hindi mo pwede gagawin yan. Ito, sir, bakit itong sa dole? At saka kabrik. Pumunta doon yung tao na inutusan lang, sa dole, hindi ka, sa dole, pag nagreklamo ka, kabrigadang dyan. Hindi ka papuntahin doon if you do not speak in behalf of the company. Exactly. If you're not the manager or you're correct. Not the owner. Itong sa mediation, bakit si Quezano nagpadala ng representante sa DTI na hindi rin naman nakapag-design? Na hindi mag-design, na ang sasabihin lang pala doon para tumanggap din ng, ganun lang din ang DTI. So, higihin mo sa DTI, nung Paul. Ato mo dito sa Quezano kay dito yung istoryahan. Pagka-stupid na proseso. Siya, sir, nga, sige, ikaw, sir, muadto ka sa Quezano para basig masulbad ang iyong problema nga dili na... Basig masulbad. Dapat ganay dito gipatawag kay para maalalayan ang konsumante na ingani o maingnan nga, sir, ingani ana. Wala may advice yun. Naghasol-hasol lang sila. Ato lang sila dito. Sige, Otsaman. Ato mo dito sa Quezano. Sige, ato lang mo dito. Ay, pagka-stupid yan. Stupido itong mga tao dito sa ganyan lang ang proseso ninyo sa DTI. Mediation. Your process is a farce, my dear colleagues. Hindi kasi, tama yung sinabi. It's the taxpayer's money we're spending on. Tama yung sinabi ni Paul. Kasi hindi niya alam yung proseso kung paano mag-return ng item doon sa Quezano. So, dapat si Quezano ang nagbibigay ng instruction dun sa buyer or sa kanyang konsumante. Ngayon, nawala yung item, hahanapan, magkano lang naman daw yun? 1,200, pero yung hassle po
pabalik-balik doon. It, ay, nako. Ay, nako. Itong DTI, walang ngipin ito talaga. Walang ngipin eh. Matagal ko na pinagdududahan ito yung kanilang mga proseso dyan. Ayan, nababalidate lang. You don't have any teeth in enforcing. Ano, no? Kaya gusto nyo magreklamo. Ayan, may nagreklamo na nga. Hindi naman ninyo maproteksyonan. Eto, try nating tawagan yung si Sir Emeline. Tawagan natin yung DTI kung para at least once and for all maliwanagan din ito. Ano ba talaga nangyari doon sa mediation? Kaya nga, ikalulugi ba din ng Gaisano nito na hindi niya ibalik yung item? Sobra na 1,000 lang ito. Eh, para naman sa anak niya na hindi makakain. Hindi, kung ayaw nilang palitan ng bago yung sirang item, ibalik na lang nila yung sirang item. Hindi, ibalik nila yung pera. Eh, wala nga, naghahanap ko ng mga ebidensya eh. Naku, Diyos niya naman, ano? Ngayon, yung item niya nawala. Iproseso kasi ito ng Gaisano. Yung Gaisano may mali dito eh. Bakit ninyo ipapasa ngayon doon sa bumili lang ng item na sira pa? Eh, ganyan ba talaga ka, ano dyan? Ganyan ka pulpul yung mga pulisiya ninyo dyan? Ano ngayon kung hindi alam ng kliyente? Hindi naman alam ng mga mamimili dyan kung paano yung proseso ninyo na kailangan ipirmahan pa yung stab na na-receive yung item. Kasalanan ninyo yan. You are also responsible for the people you hire there as your salesperson. Yung mga third party na hinahire ng mga nung Kiowa na yan o anong brand na yan. Ito naman din Kiowa. Sira naman yung item. Nasaan ba yung kumpanyang ito? At para, Diyos me, this is a PR nightmare for them. Kiowa and Gaisano. Maawa naman kayo dito. 1,000 lang. Ikalulugi ba ninyo yan? Laki-laki nung Ito ngayong ginagawa nila no na construction. Actually tax incentive 'yan eh. Ano? Pagka meron ka kasing ginawa na yung isang building, may ginawa kang mga pagbabago. Mm-hmm. Ayun, ilang taon na naman 'yan sila tax free, ano? So ikalulugi ba naman ang Gaisano nito na matugunan itong kaawa-awa ng karpintero lang 'o ito, mga chong at chang diyan sa Gaisano, ano? Bakit hindi pa natin ito rin naman DTI, ano? Wala ding ngipin na pinapapunta doon kunwari may Jason. Your process. Wala rin nangyari. Your process, I will repeat ha. People in DTI, your process is a farce. You've been recruiting me for... Nirecruit pa naman ako neto ng DTI sa central office about this. Anyway. Na high blood ka na naman. Oo. Hindi ang sa atin lang naman din kasi. Yung hindi nababayaran yung hassle eh. Diba? Ay, may trabaho si Paul. Kailangan ng anak niya yung item. 1,200 yung halaga nung complaint officer ng DTI may meeting daw kaya hindi daw makakapunta. Yan ang tawag sa complaint officer. Yan ang kanyang job description, complaint officer. So what does he do? What does that person do? What's the job description of that person? Kailangan malaman natin ano? Pupunta lang pala doon, tapos ipapadala yung tao. Sino ba yan? Si complaint officer na yan? Oo, magsasabi na pinatawag kayo dito, tapos ang pinunta lang din doon, gisugo rapod. Oo. Na ato dito, para ing na dito nga, ato balik sa Gaisano. Kaya nga doon sinisettle sa mediation para doon magkano. Expectedly, ang akala ko, bilang good PR, sasabihin ng Gaisano, sir, okay, patawad po sa abala na naidulot namin. Hindi na po ito mauulit muli. Pinapangalagahan namin ang aming mga mahal namin mga patron sa mall. O ito po. Ayan. Kung ako pa yan may-ari ng mall. O ito po. Ito yung 1,000 para sa abala. Ito, libre na. Pamaskong handog ng Gaisano. Ganon sana. Di tapos, mabango. Ngayon ay pagka na lang. Nakikita pa pagka... lahat, nananawagan ako. Lahat ng may mga reklamo sa Gaisano, kung may resibo kayo, depektong produkto, pumunta kayo sa opisina, sagot ko yung mga pamasahin nyo. Huwag lang kayo galing sa Maynila, ha? Baka nag-aeroplano pa kayo. Dito lang sa General Santos. Para ate siya, Diyos me naman itong Gaisano din, tsaka DTI, you get your acts together. Correct. Paul. Unsa karon imong plano after sa nahitabo sa, wala nahitabo mediation, pero unsa imo ang plano karon Paul? Ay nagpalit si Gaisano. Ako noon na gani mapaguli nako gahapon gikan sa Gaisano kung siguro kung madugay pagyod murag di na lang murag kuan na lang ko ba? So sige na lang ipunta nako. Alam ba? Di ba gibayar gi ato nga ni Sergio ning sa kalibo? Paul, so karon wala na kay planong gukdon si Gaisano para dito sa imong item? Oh, sige gukdon nga, sige tago. Manuwag ko kausa kung unsa gyapoy ko anila, siguro kalimtan na lang siguro kung mawala gyapon, ana na lang siguro. Magki-CC na lang ka. Oo.
Pwede rin sa Fitmart. Fitmart. Asa ba? Robinson. SM. SM. Tala na. Ay, wala mong good food. Sa Malingki. Wala mong good food sila nagsitong adlaw o kano sa sila manawag sa kuha. Basta manawag lang daw sila pero naghatag po lang number sa kuha. Tapos kumbaga ipalo up na lang po siguro na ako. Arrangement nga din dyan na dole lang dapat yung ano, mall na yan. Kung mga trabahante nila dyan eh minimum wage ba? Yan ang pangalawang issue natin ngayon. Okay. So paano yan? Hala Paul, ewan ko ba kung ano. Sinubukan natin tawagan yung Department of Trade and Industry. Pero yun na nga, may meeting daw po yung complaint officer ng DTI kung kaya't hindi natin sila pwedeng makausap ngayon. Paul, asa ka karoon ka panarbaho? Di rin asa yung mang, sir. Yung mang, kung sa ginatarbaho, ano mo karoon diya? Construction? Furniture, sir. Furniture. So, ikaw gahi mo kag mga furniture. Okay. So, kung sa ka diya, kanang regular kang empleyado? Taon-taon namang good po ko diya, sir. 2007 pa siguro ko. 2007. Varnish sir ko. Pag-varnish? Varnish. Pagsulod na ako dira. 2009, nagpanday ko siya. I see. Okay. O, sige, kumusta yung mo ang anak? Sa karon okay man siya, sir. Pero sa iyang bayan siya, kaso siyang liog. Ang kuwan lang kaning panahon lagi, nanay sa ubo karon. Okay, oh, sige. So, saan man na ito ni Karan? Hindi ko alam, gusto ko. Anyway, frustrating lang mga kababayan, ano, mga kabrigada. No? Kasi akala ko na gumugulong na po yung mga proseso natin sa gobyerno. Saka may resulta. At may resulta na po. Yung pala, babalik din pala yung reklamante natin dito at magkaayos na. Akala na, nagkaayos na. Babalik lang pala din yung reklamante natin dito. Ayan. O sige, Paul, ano, titingnan natin kung ano, sino talagang pinakamatigas sa dito sa lahat eh, ano. Hindi, susundan pa rin natin ito kabrigadang Kari. Hindi natin to tatantanan unless na magkaroon talaga ng malinaw na resulta itong problema ni Paul. Ayan, sa aming pagbabalik. Di pwede yan. Mga karapatan ng mga manggagawa sa pagtanggap ng tamang sahod. Alamin! Di pwede yan! Kapin milyuna ang natabangan sa Power Cells Herbal Capsule. Luzon, Visayas, o Mindanao. Ligon na kaayo ang pagsalig sa katawhang Pilipino. Maminaw pa ba ka sa uban? Power Cells Herbal Capsule. Power Cells Herbal Capsule. Mapalig nationwide. Abrigada Product. Drive Max Health Info. 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 Ano po bang may tutulong ng Ginkgo Biloba sa ating katawan? At mahalaga ba ito para sa ating pandinig? Ang ingis sa tenga or tinnitus ay napaka-depressing na symptoms. Isa sa maaaring dahilan nito ay ang kakulangan ng daloy ng dugo sa loob ng tenga. Ang ginkgo biloba ay napatunayan nakapag-ayos ng daloy ng dugo sa tenga at nakapag-improve ng tinnitus. This friendly reminder is brought to you by DriveMax Adult Herbal Capsule. One capsule, malakas, 24 oras. Tatagal ka ba? Sa DriveMax, tatagal ka. Luya! 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 Makatarong pa ba ka og trabaho ana? Unsaon na lang ang atong pamilya? Ayaw pasagli nga ang lawas magluya. Power Cell Suya Coffee. Ang enerhiya nga naa sa malunggay imong makuha sa Power Cell Suya Coffee. Power Cell Suya Coffee. Ang kape nga makapahealthy. Power Cell Suya Coffee. Rich in protein, no harmful ingredients and instant energy drink. Yay! Power Cell Suya Coffee. Masarap araw-arawin. Ang Power Cell Suya Coffee available nationwide. Thank you.
ngayon eh. Ano? Na-high blood po si Kabrigadang Kari. Na-hyper kami dito dahil sa power cells. During sa commercial break po mga kabrigada, tumawag si DTI kay Paul. Kay Paul? Oo. Mm. Ngayon? Tumawag si DTI kay Paul para alamin kung ano yung resulta. Pero hindi sinagot yung tawag natin na gusto natin silang ma-ere. Anyway, Kabrigadang Kari, ano yung second issue natin ngayon? Ito, sige. Maraming mahalagang karapatan ng manggagawa. At isa na rito ang pagtanggap ng tamang sahod. Subalit tila may mga kumpanya pa rin ang hindi sumusunod sa mga naturang batas ay pinapatupad na minimum wage. Ito, panoorin natin ang report. Di pwede yan. Lahat ng mga manggagawa o empleyado may mga karapatan kaugnay sa sahod. Ngunit may mga pribadong kumpanya ang hindi sumusunod sa tamang pasahod ng kanilang mga empleyado. Personal na dumulog sa Di Pwede Yan ang lalaking ito na mas piniling itago ang kanyang pagkakakilanlan kung saan kanyang inirereklamo ang kumpanyang kanyang pinagtatrabahuan. Isa lamang umano si alias Louie sa halos 300 nagtatrabaho sa Pigiri sa may Barangay Conel kung saan tagapakain ng mga baboy at taga-washing ang kanyang trabaho. Sa kwento nito, binawasan umano bigla ang kanyang sahod ng 30 pesos kada araw nang walang abiso dahil wala na umanong pangpasweldo. Reklamo lang akong nakungkuhan, akong trabaho. Trabaho sa window ba? Dati akong inadlaw 180, karon di mo naman 50. Dalawa lang sila ang binabaan ng sahod. Taong 2015 pa, nagsimulang magtrabaho si alias Louie sa naturang Pigiri. Ngunit bigla umano itong pinatigil at muli na namang pinabalik. Subalit nasundan ito dahil bigla umano siyang sinabihan na hanggang huling araw ng Desyembre na lang ito sa kanyang trabaho. Bali duhami, babae, buntis, in charge ng dati. Pag swildo naman na wala sa istoryahan nga, gibawasan yung swildo, pagdawat lang niya. Motong nasyak siya niya, ako putusan ikon nga, kung sa may desisyon mo. Wala pa man sa giignan nga, pawao na siya. Nga ako kay giignan po daan nga, sa 31 ko taman. Tanging sinabi lang umano sa kanya na magbabawas na ng tauhan dahil wala ng mga baboy. Ano sila bawas ng tao, kay wala daw di baboy. Hindi na daw. Pero ang nasilipan ako, dili man sa bankrupt kay gidala magya pon sa pikas area ang mga baboy kay katong mga baboy nga gipagkuha to namo sa area pud nga wala nakakuan walay permit. Ngunit hindi naman umano maaring basta-basta na lamang magsasabi o magde-declare ang isang kumpanya ng bankruptcy. Siyempre, kung talagang bankrupt siya, magpala siya ng bankruptcy. Pero of course, may financial statement siyang sasubmit. And then may dadaan siya ng DIR. Yung financial statement niya, duly signed by an accountant, diba? CPA, gano'n. Para makita namin na kung talagang bankrupt na siya. Hindi gano'n yun, basta lang mag-declare na bankrupt naman ko. So. May dalawang kategorya naman pagdating sa pagsahod. Ang non-agri at para sa agricultural service and retail. Dapat umanong sundin ng mga kumpanya ang tamang minimum wage. Dalawa na lang yung category natin ngayon sa sahuran. When we talk of non-agri, that's 295. Dahil yan sa wage order number 19 na naging effective in October 9. The other category is for agriculture, service and retail, 272. May payo naman ang Department of Labor and Employment sa lahat ng mga empleyado na may problema sa kanilang pinagtatrabahuan. Violation on the implementation of the minimum wage. Kasi apektado yung lahat. Kapag hindi niya in-implement yung minimum wage, sa pag-compute niya ng overtime, underpaid ang overtime niya dahil may underpayment siya ng sweldo. Kung in case may holiday, magiging underpaid yung kanyang holiday pay. So lahat apektado. Ibinahagi rin ito kung ano ang prosesong dapat gawin. So, ang ganito lang, advice naman namin sa mga workers, no, every time may problema sila regarding sa pasweldo, sa benefits nila, they can always visit our office so that we can help them. They do not have to
kung ayaw nila na pumunta dito para personal na mag-file ng reklamo, they can write, they can, pwede ganing sumulat anonymous, dili nila ipirma ilang ngalan. Huling hinanap at pinuntahan ng Di Pwede Yan, ang Piggery Stock Farm, ngunit walang taong lumabas sa mataas na gate ng nasabing kumpanya. Di Pwede Yan! Ayun, dahil ayun. Walang baboy ka, Brigadang Kari. Mga kababuyan, ngayong Pasko. Ay, naku. Ayan. Kawawa naman. Eh, ito ganito kasi, mga kabrigadang Jen, ano? Eh, wala namang problema yon, ano? Kung talagang nalulugi ang kumpanya, pero may proseso din kasi yan. Okay. Ano? Kagaya ng sinabi ng Dole, kung nababankrap, pag-file ka na bankruptcy, may mga sinasabi naman mga labor saving devices. Pinapaintulutan niya ng batas at kinikilala yan bilang kabahagi na ng proseso o ng aktibidades ng negosyo, no? Hindi naman kasi palagi ang negosyo pataas. Eh talaga yung iba, nalulugi. Kaya may mga tinatawag na retrenchment, may tinatawag na sinasabing pagli-layoff, ano. Meron yan, ano? Pero may panahon kasi dapat na nilalaan din ang mga employer natin dyan, kabrigadang dyan. Correct. Hindi lang basta-basta. Surprise! Oo, surprise! Diba? Lugi na kami, kahapon, okay pa. Tapos ganun lang, isang araw. Oo, ganun. Halugi na, sir. Oo, ngayon lang talaga. Oo nga, no? Kawawa no? Yung mga empleyado. Yung mga employer naman, pag nag-file kayo ng business permit, nabigyan kayo ng permit, magbasa-basa naman kayo ng mga batas. Yan, no? Matalino kayo na nagnegosyo kayo, eh magbasa-basa ko kayo kasi sinasaklaw na ako kayo ng batas, no? May mga dole na dyan, may mga DTI requirements na yan, may mga Department of Health requirements na yan on sanitation. Eh, babuyan na yan. Diyos may, kung dyan ka nagtatrabaho, bahaw-bahaw dyan. Unsanitary. Ang dami, health issues, ang daming concern, daming langaw, ang daming ano, pwede mapupulutan ng sakit. Eh, pagkatapos, di pa nagbabayad ng gusto sa mga manggagawa. Unfair naman po underpaid yun. Underpaid na nga sila. Underpaid binawasan na nga. Binawasan na. Oo. Binawasan pa, di ba? May mga illegal deductions pa daw. Ang dapat lang na deduction dyan, na nakikita dyan sa payslip, ha? Totoo lang. Eh, yung mga deduction ng Pag-ibig, SSS, PhilHealth, wala na. Kung meron man yan, eh, sabot-sabot na lang na, eh, medyo questionable pa nga yan, ano? Pwede pang i-question yan. Ayan, nandyan sa linya ng telepono, yung Department of Labor and Employment. Ikaw na mag-introduce sa Kabrigalan Kari. Ayan, good morning, ma'am. Fatima. Yes, good morning po, sir. Yes, oh, good morning, ma'am. Ano, si Kari Kakdak po to. Kasama po natin si Kabrigadang Jen Solis. Nandito po kayo live ngayon sa Di Pwede Yan. Ayan po, ma'am, ano, napanood natin kasi itong report natin na yun na nga, yun, nagre-reklamo doon sa may Piggery, dito sa may Connell, na biglaan lang naman silang pinaalis, ano, walang pasabi, may pasabi, walang pero notice. Walang prior notice. Na-discuss na po ninyo kasi yung mga elemento, ano, na pwede, pero gusto lang natin maliwanagan, ma'am, pagkaganito po ba, kung talagang palugi na yung kumpanya at may mga labor saving devices ni silang ipa-implement, ano po ba ang karapat-dapat po ng mga proseso na gagawin po ng mga kumpanya, ma'am? Yeah, okay. As I said nga yesterday sa tanong na yan, it's hindi ganun kabilis basta lang magsabi, bankrupt na ako, sorry, magsara na ako, tanggal kayong lahat or hanggang end of the month na kayo. Kasi nga, they have to make their documentary submission of proof na yun ang estado ng establishment niya. Okay. Saan po sila magpa-file ng bankruptcy, ma'am? Sa ibang ahensya ng gobyerno o pwedeng magpaalam sa inyo? Ano po ba? Kami, magre-report sila sa amin. May notice ng kanilang bankruptcy status at saka documents. Para makita namin, and then, of course, pag-uusapan yan together with the workers dapat. Kasi, in case talaga na ganun, meron din namang assistance na pwede kami ibigay sa workers kasi meron din kaming mga livelihood projects na pwede i-offer sa workers. Okay? So, but, of course, the company has the responsibility first to complete documentary requirements regarding the status of the company. Ma'am Fatima, matanong ko lang po, ito po bang nagko-complain ngayon? May habol po ba against doon sa kumpanyang pinagtatrabahoan nila? Una, dahil hindi pa naman natatunayang bankrupt talaga, of course, meron. Kasi
sabi nga natin, before you lay off or before you lay off a worker, 1 month notice yun. No? 30 days notice yun. Hindi yung, ano na ba ngayon? Kunyari, itong weekend siya sabihin, then end of the month, wala na siya. And then, kasi connected pa rin naman siya and gusto niya magreklamo, meron. Even if the worker has no employee-employee relationship anymore, eh, pwede pa rin po siyang mag-file ng complaint niya sa DOLE and sa NLRC. Ayan. O, ayan po. Ano? Ay, narinig klaro na po ninyo. Ano? Klarong-klaro po yan. Kailangan may notice. Sabi po ng DOLE, eh, di basta-basta. Ano? Eh, may kaukulang panahon po yan. Ano? Nabibigay. At least 1 month ano, prior to the effectivity na talaga nga ngayon, ano, ililay off na yung empleyado. And for reasons na kailangan dapat nandun din na nakasaad din sa batas eh, ano, kung ano man ang mga reglamente na ito nga, kung nalulugi nga. Ayan, no? So narinig na natin, meron ko pa ibang katunangan, kabigadang dyan. O, yun. Ma'am Fatima, alam namin na busy yung tanggapan ninyo. Eh, maraming salamat po. Pero ma'am, alam namin na marami pang mga issue na ganito. Eh, sana mapaunlakan nyo kami uli. At ito nga, interesado din kami sa bagong order na lalabas. Itong DO-30 in replacement sa DO-18-A, ma'am. Yeah, ganito sir. Anytime po na you need clarification from us, no problem po. And sabi ko nga, for the workers na sa tingin nila ay hindi na-ibigay sa kanila ang kanilang mga karapatan, open po yung mga opisina ng Department of Labor, no? Sa kabungakan ng Region 12 for them to come, or kung gusto nila, anonymous nga, as I said yesterday. And regarding sa bagong department, sir, napapalit sa DO-18-8, we cannot yet give you updates regarding that unless we have the document on. Yes, okay. Sige, ma'am. Abangan namin. I believe December 28 yata lalabas yan, no? As per news reports. Pero ganun pa man, ma'am. Oh, nagpapasalamat kami dito sa Di Pwede Yan. Yeah, salamat din po, sir. Okay, thank you po. Okay, ayan, narinig na ninyo. Ano, ako naman, ano? Ay, hindi naman ako negosyante. Pero ang babuyan po dito sa Soxergen, lumalago po yung negosyo. Correct. Kulang pa nga actually ang supply. Ano, alam mo bang kabrigadang Jen, ano? Ang 80% o ng market o 70, I'm not sure about the statistics right now. Pero ang nagsusupply ng karamihan, ano, hindi ito yung bulto ng ating mga karne, baboy. Hindi actually dito sa mga farm na naglalakihan ng mga corporate farms, kundi nanggagaling sa backyard. Uh-huh. So, ibig sabihin nito, kung kumikita yung backyard, eh mas kumikita siguro itong mga malalaking kumpanya kagaya nitong malaking pigiri na to. Sa pagkakaalam ko, Kabrigadang Kari, Soxergen, especially dito sa Bandang Jensen at South Cotabato, swine producer tayo. Correct. Isa tayo sa pinaka number, hindi tayo na bumababa siguro, positive ako nito, number 5, okay, number 2, number 3, sa buong Pilipinas na nagpo-produce po ng baboy. Mm. Kasi ganun po, no, kalaki ang negosyo, ganun kaganda ang negosyo. Kaya magsasabi na lugi ang baboy. Ngayong pampasko, lugi, binanggit ko lang nga kahapon, eh. Nagtanong kami sa lechonan eh. Isang linggo lang pagitan, umakyat ng 1,000 nung yung presyo nung ano eh. Correct. Nung baboy, uh-huh. Ano. Eh, parehong baboy lang naman yun. Especially ngayon ha, December. Sabay, lugi, ano. Eh, siguro naman magbigay ng rason yung mga employer. Eh, siguro, yung ganda namang rason, di naman yung parang... Halata. Eh, parang bobo naman tayo lahat yan, no? Parang... O baka ayaw lang magbigay ng extra benefit for Christmas? Siguro, ayaw lang din mag 13-month pay, ayaw mag-ano. Eh, ito nga, no? May bagong minimum wage tayo na rate. Hindi pa nga na-implement, hindi pa nga siguro umabot ito. To old minimum wage siguro rate, ito pang tinatalakay nito, hindi pa nila ma-comply. Eh, papaano na lang, ano? Eh, kung hindi natin ma-comply, eh, wag na lang po tayo siguro mag, ano, kahit tayo na lang po, tayo may-ari, tayo na lang ang mga mot dito sa ato ang mga negosyo, no? So, dili na ta mo hire og tao kung dili malang nato matagan. Huwag mga karampatang... At saka pinagtrabaho naman yung tao eh. Oo nga. Nararapat lang talaga bayaran. Ayan, ang aga-aga po na high blood po si Kabrigadang Kari. Okay. Mm-mm. Ayan po, walang mga hustisya. Kabrigadang. Hindi, mag-extrone pa ba? Ako. Tama ayan. Na. Sabi ni William, extrone na raw kasi na high blood ka na raw. May 5 minutes pa tayo eh. Ha? May 5 minutes pa. Sige, magsalita ka pa. Ayan, ano. So, ito lang naman. Ayan, ano. Maganda naman yung lumalabas kayo dito sa tanggapan ng Di Pwede Yan. Salamat sa inyong pagtiwala. Ayan, oh. Pero yun na nga, maganda talaga nito. Eh, sumangguni kayo, pumunta kayo sa mga government agencies, ano, sa mga
Mga at bukas, ang Depende Yan program para sa mga reklamong hindi natutugunan. Ayan, dito lang kasi yan nasasagot ka, Brigadang Kari. Actually, I'm so happy kasi marami tayong mga issue na talagang nabigyan ng pansin. Dahil, pero ang saklap lang kasi kailangan pang i-ere o meri sa telebisyon para lang itong mga ahensya ng gobyerno natin magbigay ng aksyon. At saka itong mga pribadong mga individual. Correct. Na yun. Iyon na nga, na mga hindi rin tumutugon sa dapat na nilang responsibilidad. Ayan, no? Hawak ninyo sa kamay ang hanap buhay ng mga taong yan, ano? Nakasalalay po ang mga pamilya niyan. Ibigyan niyo po ng karapatang pag-aruga at tumalima po tayo sa batas. Yung 300 na yan, Diyos may, ano lang naman may uuwi niyan kung sa may mga deduction pa. Oh. Sa totoo lang, ang liit-liit po niyan. May sasakay pa yan ng tricycle. Na sobra din ng mga maningil yung iba natin mga babae, mga tricycle driver. Napunta na naman ako sa mga tricycle driver. Anyway, meron tayong suking tricycle driver. Alam mo, last week, sumakay ako ng tricycle. Sabi niya na, ma'am, di pwede yan. Sabi niya ganun. Lagi raw siyang nanonood. Nakalimutan ko lang kunin yung pangalan niya. Pero hello kuya, alam mo kung sino ka. Marami naman mga babae. Kapag nga, tricycle ako, nasiraan ako. Uy, first time po sumakay din the other day. Nang alin? Nagbigay ako ng 20 pesos. Mm. From dito sa station, papunta doon sa isang mall. Wow, nagbigay bayit. Ako ng 20 pesos. Alam mo ba magkano sinukli? Mm. 12. Wow! Alam niya, kilala ka niya. Sabi ko. Ako, 20. Walang sukli. Pero dalawa naman kasi kami. Tapos sinabi ko, sige na, 2 piso. Alam mo, talagang napalingon ako doon sa driver. Pero ano, pero yellow plate ang sinakyan ko. Ikaw? Green hindi plate? Ko na napansin. Okay. Basta lang pasaway ako sakay eh. Hindi, basta lang ako pumapara. Kung sino yung magpapasakay, doon ako sumasakay. Mm. Hindi ko na tinitingnan na nung kulay. Asya. Mm. Sige. Bakit ba? Ayaw, wala naman. Choice mo yun. Dose yung sinukli niya. Naku, hindi ko lang nakuha yung plate number kasi gusto ko sanang i-recognize. Ang bait ni kuya, grabe. Sumunod. Oo, may kumikiliti na may mahalakhak na. Pero grabe. Oh. Sa 20 siguro tricycle sinakyan ko, nag-iisa lang siya. Na sumukli, ano? Sumukli ng tama. Ang tama. Ayun, mabuhay ka, meron pa pala mga ganyan. Pagpalain ka, kuya. Kayo. Pagpalain ka, kuya, kung hindi sino mga benta, ka man. So talaga ngayon, no? Oh. Ayan, yung mga gusto natin. Ayan, pabrigadang Jen. Pwede na ba? 3 minutes na lang eh. Sige, batiin natin yung mga pinapanood natin. Oy, gusto ko batiin si Jessa Leduna. Birthday niya ngayon, Jessa. Oo, pala. Happy birthday. Magla-lunch kami Jessa, sa kanila. Jessa, ang Jusa ng ano. Kaso ng lang News hindi TV. Ka kasama sa invitation. Okay lang, sanay na ako dyan. Oh, pag inimbita mo kasi ako, lalo kasi akong hindi pupunta. Ayan. Di ba may pang-extra ka? Ano yun? Ayun. May 3 minutes pa, 2 minutes pa. Ayun, sige, nasasabihin ko pagkatapos nito. Sigurado ka? Oo, sige. Ayan po mga kabrigada, isang bahagi po ng pagtatalakay sa mga isyong di dapat baliwalain at mga balitang dapat bigyang diin. Okay, iba na po ang may alam ng sa ngayon. Karapatan natin, di pwedeng apakan dahil dito, di man yan pwede, oy! Di pwede yan. Kapin milyuna ang natapangan sa Power Cells Herbal Capsule. Luzon, Visayas, Mindanao. Lig-on na kaayo ang pagsalig sa katawhang Pilipino. Magminaw pa ba ka sa uban? Power Cells Herbal Capsule. Power